Imbestigasyon ng Senado kaugnay po naman sa paggamit ng COVID-19 funds suportado ni Senador Bongo, anya dapat nagagamit sa tamang paraan at napupunta sa narapat na benepisyaryo ang bawat pondong inilalaan ng gobyerno lalo na ngayong panahon ng pandemya. Narito ang report. Dapat walang natutulog na pera at walang nasasayang na panahon. Pera po ng taong bayan yan. Dapat sila po ang makabenepisyo dyan. Yan ang paalala ni Senator Christopher Bongo sa mga opisyal ng Department of Health, maging sa mga ahensya ng pamahalaan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, kaugnay ng budget na inilaan sa kagawaran sa paglaban sa pandemya. If there are inefficiencies, the DOH should ensure that these are resolved immediately. Giit ng senador, bawat pisong inilaan ay hindi dapat masayang, umanakaw. Nasa gitna po tayo ng pandemya. At hindi pwedeng papatay-patay ang gobyerno. Hindi rin tayo papayag na mayroong overprice at lalong-lalo na po na may anomalya. Tiniyak ni Go ang buong suporta sa investigasyon sa paggamit ng COVID-19 Response Fund, kasama na ang inilaan para sa Special Risk Allowance o SRA ng mga medical frontliners. Ayon kay Go, sa kabila ng sinabi ng DOH na mahigit sa 379,000 na public at private health workers ang tumanggap na ng kanilang SRA ngayong taon, may ilang health workers pa rin na niya ang nagsabi na wala pa silang natatanggap na allowance. Dapat i-reconcile ng DOH ang kanilang record sa mga ospital para ma-validate kung sino na ang nakatanggap at sino pa ang dapat makatanggap ng allowance. Samantala, umapila naman si Go para sa mga medical frontliners na nagsisilbing vaccinators na maibigay sa kanila ang nararapat na kompensasyon. Huwag niyo pong sayangin ang panahon dahil alam niyo walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga health workers.